Mahal na daw ang palito nun, pero wala ni Saka ang sweldo unsa tayo dapat himuon. Naiuban sa to, nagayaw-yaw ta na, "Sir, nagamahal man palito nun tungod sa inflation." Diba, na sa mga 4.5%, 5%. Basically, ang pasabot lang dyan, Ana, is that habang nagapadugay, nagasaka po ang ato ang mga expenses. Pero naman po yung mga panahon na muna o gyapon atong mga expenses. Depende dyan na kung unsay dagan sa atong ekonomiya. Diba? Mo nang ginatang atong law of supply and demand. Kung inanin mo logic na ni Saka ang imong palitunong pa wala ni Saka imong sweldo, what you can do is basically kailangan nimo increase yun yung income. Kay pag Saka manggut sa imuhang sweldo, it's not something na imuhang makontrol because kailangan nimo i-prove sa imong employer nga ano kailangan pa sa kaanong sweldo. Hindi naman ka pwede pa sa kaalang sweldo kung wala kay additional value na gihatag sa company unless kung taon-taon na siguro ka, i-reward ka for your tenureship. Pero you also have to understand ba na kung inana magod ang ginayaw-yaw sa uban, nga no, kung once day munaog ang palitunon, kung once day munaog ang presyo sa atong palitunon, sa ato pa, dapat ba ibaba imong sweldo? Kung inana imong logic ba, then dapat inana di siya. Nunay, kung musaka ang palitunon, musaka imong sweldo. Kung munaog ang palitunon, munaog imong sweldo. Hindi man inana ang kalibutan ba? So mas maayo jud na regardless kung musaka mo yung palitunon or munaaw yung palitunon, the only solution that you really have there is to increase your income. Now, the question, how can you increase your income? Basta daghang kay pamaagi. Number one, pwede ka mag-sideline. Mangita kag mga butang na pwede nimo himuon on the side na after sa imong trabaho, pwede nimo siya i-explore para makaroon ka extra income. Mao ni ang ginahimo sa kadaghanan. In fact, mao po ni amo ang gihimo sa una. Katong empleyado pa ko, nangita ko pamaagi to generate more income. And monitoring the present. Pag once nakakita na ka o good opportunity sa imuhang side income na potentially siguro mauna na ang imuhang mupuli sa imuhang full-time income, then mas maayo. Instead of using your time to relax, pwede po nimo gamiton ang imuhang oras to generate more money. So sacrificio jud siya guys. Part jud na siya sa atuang reality na kung gusto ganita magkaroon ng more money, naadyot tayo mga sacrifices na kailangan himpon. Now, the second thing that you can do is that you can ask for a raise. Pananawin mo sa iyong sarili, naad pa kay additional things sa pwede mo mahatag sa imong company. Na kay value na mahatag sa imong company. Or, taon-taon na po kasi imong company and you think that you can add more, you can do more things. So, if that's the case, you can talk to your manager, ask for more responsibilities, and then, naakay madawat po na additional na income. Ana man, dili man gud ta pwede mo expect na musaka atong income pag wala tay additional value na ginahatag sa atong employer or sa kalibutan, di ba? Because at the end of the day, you are being paid tungod sa imuhang kakayahan, tungod sa imong kahaw, tungod sa imuhang contribution sa kumpanya. So sa kanina sitwasyon, guys, you have to change your mindset lang siguro in a way na okay, mao ni siyang realidad, but you can do something about it. So question nako sa inyo is, knowing na mao ni ang realidad ato karon nagapamahal ang palitunon, unsa may pwede nato himuon in order for you to increase your income? Share your answers in the comment section.